ito, aking bubuksan. Ang isang pahina na sadyang makabuluhan at mahiwaga. Tuklasin ng nakatagong hindi ko alam kung ano sa bawat sulok ng lugar na ito. Ito ang silid aklata, puso ng bawat paaralan. Sa panahong ito, tayo hinamon ng pandemyang lagtagal ng mahigit isang taon na tila ba binago ang lahat, ang mga dating ginagawa'y hindi na dapat at ang manatili na lamang sa tahanan ang pinakanararapat. Marami nang nagbago. Na rin ang mga pagsubok na susukat sa katatagan ng iyong pagkatao, mga pagkakataong sa tingin mo'y hindi ka na makakaahon. Nawari mo'y mag-isa mo na lang na lumalaban at tila kapos na sa panahon. Edukasyon na dati ang mga estudyante ay nakaupo sa eskwelahan, nakaposisyon at handang makinig ng bagong diskusyon. Ngunit ngayon sila'y nakatutok na lamang para matuto sa kanilang mga cellphone. Ngunit dahil likas na matatag at madiskarte ka, heto ka't lumalaban at pilit kumakapit sa talim ng pag-asa kahit na mahirap itugma ang mga salita, ang bawat tunog sa taluntod ng bawat saknog. Muling binubuksan ang kwentong naglalaman ng pag-asa ng iyong kapalaran. Ang kagustuhang matuto ng mga estudyanteng gaya ko ay mayroong pa rin hindi nagsasawang mampuna sa puwang ng kumakawalang pagnanais. Nandiyan ang mga guro na handang magturo para ikay matuto. Mga silid aklatan na kahit ngayong pandemya ay pwede pa rin buksan dahil sa mga kabagong teknolohiya. Mga silid aklatan na gumagawa ng daan para sa tagumpay. Tagumpay sa mga mambabasa, oportunidad para ikay matuto at tumuklas ng bago. Bumuo ng ikauunlad ng sarili, kaalamay mapalagot mapanatili. Mga aklat na sa bawat pahina ay milyong-milyong impormasyong nanaisin mong makita. Sa bawat buklat ay may bagong simula ng bagong kabanata. Bagong pag-asa sa tatahaking daan tungo sa tagumpay. Bagong pag-asa para maiahon o maiwas ang sarili sa kamangmangan. Pag-asa na naghihintay sa bawat umaga. Sa pagmulat ng iyong mata ay may malaking hinuha kang makikita. Mga bata na tila ba naliligaw ng landas, tumatahak sa ibang direksyon, sa Mobile Legends, Call of Duty, doon sila umaaksyon. Nagpapaka-Superman sa mga online games at hindi na naisip ang kanilang bukasyon. Na tila ba tinuturing ang bawat segundo ay bakasyon, huwag sayangin ang panahon, i-Google sa pagbabasa at pagtuklas ng bagong impormasyon. Tandaan ang iyong misyon at tumahak sa tamang direksyon, katulong ang silid-aklatan sa paaralan. Hawak mo ang iyong kapalaran, kaya sana'y huwag mong sayangin ang kayamanan. Kayamanang hatid ng kaalaman na nakamtan dahil sa silid aklatan. Ngayon, tapos na ang kwento. Sasara ko ng libro. Inaasahan ko na ang pyesang ito'y magsisilbing daan upang ikay gumawa ng sarili mong kwento. Kwento ng tagumpay ng buhay mo. Salamat. Akda Nino, narito. Hanging osyoso ang maririnig, dala ang simoy mula sa iba't ibang panahon. Hiyang at nakakabit ang mga lathala. Sa bulwagan ng kaalaman, walang tagapagsilbing na kayuko, ngunit isang hepe na susot-sot sa mga matunog. Kabilaan man ang mga dipindot, ang mga tiyak na banggit ay nasa mga pahina pa rin. Pananaliksik man o pagsisiyasat, sa mga limbag dapat ang takbuhan upang makasigurong karunungay habi lamang sa katotohanan. Ang kaalaman ni Juan ay di sa sapat kung hawi lamang ito sa gagamba. Ang pagskrutina sa isang katanungan ay nararapat lamang isang guni sa silid aklatan na kung saan ang mga manunulat na sina Pepe at iba pa ay matatagpuan. Hindi nito ipagkakait ang susi sa mga susunod na alituntunin. Hala sige, humayo kayo't magbasa ang di marinig na banggit, ngunit sinasalita ng pintuan tungo sa mundo ng mga pahina.
akdaman ng kilala o di kilalay, hindi na didiskrimina. Luma man o bagoy, parehas na may karunungang dala. Nakasalin man o bigkas kano, ay imbak ni istante para sa mga uhaw sa mayamang literatura. Sa epektibong pagkatuto, nakaabang at naghihintay ang medalya ng tagumpay at kahandaan. Gawad ito para sa hinabing kaalaman mula sa mga librong nabuklat. Ang kinang nito'y baitang tungong himpapawid, tanaw ang kamunduhan mula sa rurok ng mga salita. Kaalaman, karunungan, impormasyon, anuman ang pagkakakilanlan ay masisilip sa silid ng mga akda. Ako si Aaron Jan Balas at ito ang aking tula. Sisimulan ko noong buwan ng Agosto. Hindi ito ang simula ng taon, ngunit ito ang simula ng aking pagbabalik sa eskwela. Na di ko akalaing magbabalik at mararanasan ulit ang pagkakahulugan ng saya. Ako lang ba ang may pobya na sa tuwing naririnig ko ang salitang saya? Kasi ang pagkaintindi ko dito ay ito lamang ay panandali ang saya na kung tawagin sa Ingles, a short-term happiness. Ang saya para sa akin ay sa una lamang mararamdaman pero habang tumatagal ay nagiging masakit at malaging napangitan. Ang aking sariling nagbokasiya ay dapat lamang iparinig dahil ito ay isang pundasyon ng ating sarili. Balintataw ay ating palawakin, ating mga wani ay ating ito ay sisimulan ko sa libro o sa silid-aklatan na kung saan isinulat at nabuo ang ating kwento. Na tayong dalawa, ang pangunahing tauhan, ngunit ang nasimulan nating libro ay hindi ko akalaing bigla na lang matitigil sa kanaginahan. Alam ko na mahirap ang daan na hinahak natin sa kwentong ito, pero alam ko sa sarili ko na ang librong ating sinimulan ay tiyak na nabigyan ng sapat na pagmamahal, pag-aalaga, at pag-unawa. Ako nang bumitaw, hindi para masabi na ako ay mahina, kundi para mas mapahalagahan natin ang ating sarili at kasiyahan. Nakasing halaga ng ating kalusugan. Mahirap, pero unti-unti kong tinatanggap na tayo ay talo na, pero bakit kailangan pa natin saktan ng isa't isa kung ang panimula at pundasyon ng librong ating sinimulan ay ang pagpapahalaga at pag-aalaga sa isa. Lumipas ang mga pagsubok na nasa librong ating sinimulan ang naging rason kung bakit ako ay naligaw, nalito, at hindi makapagdesisyon ng matino ang simpleng kasiyahan na aking nadamay sa palitan ng kutwari ko ay hindi na maalis sa aking isipan. Ako ay nakaranas ng mga bagay na hindi ko kayang kontrolin, umiyak, ngunit hindi alam ang dahilan. Gusto kong umiti, ngunit ang aking mga matay tila'y ulan na may kasamang kiklan. Inanap ko ang aking sarili. Nung napagtanto ko na ako na ay naliligaw, ngunit hindi nila naiintindihan at ginawang katatawanan ang aking pinagdadaan. Ako ay nanghina at nagmumo, ngunit ang anghel na aking taabagbantay ang naghatid sa akin upang mas kilalanin ang Diyos at ang aking sarili. Ako ay nalito, naisipan na tapusin na ang aking buhay dahil sa tingin ko, ito ay wala nang saysay. Ang mga sugat ay maaaring maghilo, ngunit ang aral na naibahagi nito sa akin ay isa lamang sa mga pamana na walang sinuman na makananakaw na tao dito sa mundo. At ito ang pagpapahalaga sa sarili. Aral para sa kinabukasan, pagiging guro ang nais kong makamtan na maturuan ang mga kabataan makatulong sa pag-aralan upang sila'y maging pag-asa ng ating bayan. Maagang namulat ang aking mga mata sa umaga isang mag-aaral na bata sa gabi sa kalsada nagtitinda upang pangarap ay aking makamtan talaga. Walang ilaw ang tahanan, kaya ako'y makikita sa aming silid-aklatan. Silid-aklatan na naging pangalawang tirahan. Mga guro may mabuting kalooban na tiyagang nagtitiis upang ako'y maturuan mga bagay na di ko maintindihan. Mga agham na ako'y nahihirapan, sila'y aking naging nanay-manayan. Naging inspirasyon upang guro'y aking nagustuhan.
sa lahat ng sipag at syaga, sa lahat ng hirap na aking nadama, sa lahat ng pangutya at pagbaba sa akin ng iba, Guro ang hindi nang iwan talaga. Ito ako ngayon, nakatayo sa entablado, kaharap ang iba't ibang mga tao, o habang hawak ang mikropono, pinasalamatan ang mga dahilan ng pagtayo ko rito at ang silid-aklatan na naging tahanan ko. Ako'y isa ng guro, magiting na nagtuturo upang maging mabuting ehemplo sa mga kabataang nag-aaral sa panahong ito na sana'y huwag kayong sumuko, matapaman ay agad kayong tumayo at tahakin ang mundo hanggang makamit ang pangarap na gusto. Silid aklatan ang nagbigay sa akin ng oportunidad upang akin makamit ang nanais na pangarap. Silid aklatan ang naging daan upang akin matahak ang hurok ng tagumpay.